day sa lahat. Motors Motovlog here. Sa nalang episode ng aking vlog. So for today's vlog, ako ay pupunta sa Benelli, Cavite. Diyan sa Molino. At tayo ay mag-test ride at mag-review ng available units for test ride. So yan, mga kamotors. Yan ang aking content for today. Bago na, syempre, intro muna tayo, mga kamotors. Pasok. Okay, mga kamotors, welcome back to my channel. So, syempre, bagong lahat, no? Big shoutout muna tayo sa mga affiliates natin at sa mga kaibigan natin dyan sa para-uploading. Sa Royal Platinum Group, shoutout sa inyo. Syempre, di ko makakalimutan na shoutout dyan kay Boss Raid. Boss Raid. Dyan sa Moto Central, Plasma. At syempre, Moto Central family pa rin, no? Sir Johnson, Sir Jesse, big shout out sa inyo, sir. Ayan na, sinakot na pa, baka naman sponsor. Yeah, big shout out na, salamat, salamat sa una-una sa pagtiwala, pagpapahiram na ZX Kaya. So, siguro pag may time, bisita ako ulit dyan sa inyo, mga sir. Baka naman, pwedeng review natin ang ZX Kaya. So, kasalukuyan natin tinatahak tong Molino Boulevard. At hahanapin ko pa actually ang Benelli Cavite. Pero sabi dyan daw to sa Camellia. So, kakaanan tayo dito. Yata. Yan no. So shoutout sa Blue Boys. Ang Macor. Ang mga sikat na Blue Boys sa Bacoor. Yan no. Alam nyo na ba't sikat yung mga yan. Hindi ko kaya explain yan no. Mga nakakaalam at mga na-encuentro na ang Blue Boys, alam nyo na yun. Okay mga motors, no? Hanapin ko lang muna ang Benelli Cavite. Yung address kasi nandun eh, pero yung actual na ano, yung lugar hindi ko pa nakikita, no? So alam mo na para mga motors, break time muna. A few moments later. Okay no, so mga motors, parang nararamdaman ko na malapit na tayo kasi familiar na yung lugar dito sa mga nauna nag-vlog. So sabi ko kakaliwa dito sa tingin ko lang dahil hindi pa nagre-reply si Jojo Boy sa akin. So sana tama itong dinadaanan ko, no? Sana hindi pa bumagsak yung ulan dahil di tayo makakapag-review ng tama. Nice pala dito, no? Medyo tahimik. Ang naaalala ko doon ay nasa tumbok yung yung Benelli. So siguro pagligo ko dito or sa ilang kanto makikita ko na. Sa ano to eh, sa Camellia daw to. Yung Camellia dito sa Daang Hari. Oh, kasi ito na old home na. Oh. Ayun, doon na pala ang Benelli Cavite. So si Jeyo Boy, malalaman natin. Ayun si Jeyo Boy, nabuta pa ata. Ay, boss Jeyo Boy. Boss si Jeyo Boy. Ayun pala. Boss Motors po. Kasama pala, ano ka rin pala, parang. Okay mga motors, so dito tayo sa Benelli Cavite. Hey sir, shoutout, anong name nyo sir? Enzo. Enzo, shoutout kay sir Enzo ng Parak. South, kasama rin sa grupo yan, no? Ayun, si Jeyo Boy, busy, nagre-review. So mga motors, set up muna tayo, no? Bago tayo mag-review ng motorcycle. Okay no mga motors, tayo ipapasok muna sa Benelli Cavite. Sila yung open from 9 to 6, from Monday to Sunday. Yan, ito yung mga test drive units nila. TNT 600 nila, 600 Ti. Tapos meron tayong units, yung TRX. Yan, no? Yung adventure bike nila. Alam ko bagong model to, no? Tapos meron din sila yung Tenchino 502. Sige mga kamotors, kausapin ko muna yung management. Thank you.
Motors ay dito ay sa Binyali, Cavite. So, ang mga units na nandito ay ang Lencino 250 at ang 180S. Okay, kamusta ang experience natin sa 180S at saka sa Lencino 250? Okay, yung na-experience ko kasi sa 180S, ano siya, medyo maliit lang yung space mo sa harap, pero pagdating sa power at saka sa torque, kumbaga sa pagiging motor niya, solid yung response pag yung pumipiga ka ng throttle. Ganon din sa Lencino 250, sobrang ganda dalhin kasi hindi, parehas sila guys, hindi mataas yung seat height, and then okay yung response din ng Lencino 250. Ito rin, nagtry to ng dalawang motor. So para sa akin sa 180S, okay siya sa 180cc, mabilis na siya para doon, 4 volts pa. And then sa Lencino 250 naman, nagulat ka ako kanina eh, pagbira ko, bigla ako nag-wheelie eh, second gear. So overall, yung price niya, you'll get your money's worth talaga. Okay, salamat sa feedback sir! Sir, kamusta experience natin sa Lencino 250? Ayos naman yung acceleration, medyo ma-vibrate nga lang. Kaya sir, kamusta experience sa 180S? Okay naman, malakas yung una niya. Pero pag galing sa 400, medyo mabibiting ka na pagdating ng mga segunda, tresera. Pero okay siya, ayos. Siya, shoutout! Shoutout ko itong si Motor Motovlog. Shoutout sa'yo. Yun, thank you. Okay mga kamotes, una natin i-test ride yung 180S, tama ba? 180S to? 180S. Walang pangalan? Ano, GeoBoy 180. Yun, GeoBoy 180S. Shout out GeoBoy. Okay, so start natin mga kamotes. Bro, ingat ka. Oh, mahal ka pa buhay ko. Alright, atras muna tayo. Parang MT-15, ganun yung ano niya. Ang liit? Ang galing! Liit ng feeling niya mga kamotes. Ay, patay ka agad. Okay na, ano yan? Alright, mukha agad ah, bahat ka agad. So 30kph lang tayo no, hindi tayo pwedeng mag dito, bumanat ang maigi dito. Ano, shout out ka lang sir. Okay, bakit tayo sir? Okay, hindi natin ang ito. So mga kamotes, una ko napansin kagad no, sira yung ano niya, yung odo niya. So wala pa yung reading ng ano ng kph kung gaano kabilis ang takbo nito. So hindi natin alam anong pwedeng top speed nito sa primera, segunda, ganyan. Pero so far okay naman yung feel niya, para siyang ano, MT-15 kung may mga nakasakay na doon, or MT-03. Medyo sikip. Medyo masikip ang ano niya, ang feel niya. So, baba na tayo mamaya konti. Tapos natin yung feel. Ganun yung feel niya. So, ay makabanat na maigit dito ah. Nakita ko may sinisita raw na guard dito eh. May mga birds. So alam ko ito hanggang dito lang tayo no? Okay, babaya tayo. Okay, okay yung feel niya. For a 180S na motorcycle, medyo okay naman yung feel niya, no? Sabay tayo yung Lencino 250. Kasabay natin sila.
Para may konting delay lang in terms of ano, throttle control. Meron siyang delay siguro, baka ano lang yung wire nito o ano. Pero so far okay naman siya for daily commute bike para sa akin, ha. Okay, so bike tayo sa home base, switch tayo ng Lencino 250. Ay sir, balik kami. Okay, okay yung feel. So mamaya ko ibigay feedback ko data, overall feedback ko sa 180S, no. Tayo natin yung Lencino 250 naman, no. A few moments later. Okay mga kamotes, ito naman tayo sa Lencino 250. Tatapos natin yung kickstand, ay ano, side stand nito. So start natin. Ito yung panel gauge niya. Oop! Naka-primera pa pala. Ayan, no? Akala ko empty gas. Mukhang empty gas eh. Oo. Okay, so ito naman tayo. 250. Ano, buti hindi pa bumabagsak yung ulan. Okay. Let's try. Medyo ano siya, matagtag, ah. First off the bat, matagtag siya. Medyo unstable. Pero siguro ganito talaga design ng bike na to. Ayun, so ingatan yung power niya kung okay to. Nabibitin ako sa power niya sa ano, ha, sa kwarta, no. Ewan ko lang. Yo, dahil kailangan nakasakay ulit sa gatong klaseng motor, no. Ay, yo nga pala mga motors, no. Reminder, pagka magte-test drive, always full gear tayo. Or at least may safety gear tayo. Kung tayo magte-test drive, naka-chinelas, naka-shorts, masando, bawal na bawal yan. So, try tayo yung safe lang tayo, no? At the same time, lagi sinasabi, triple ingat lang lagi. Ride safe lang siya, di ba? Sa hashtag ko. Triple ingat tayo sa pag-test drive. Pero kung mahataw ako, kung napakamas niya mahataw ako, aware naman ako sa ano ko, sa limit ko kung hanggang saan na kaya kong gawin na test drive. So from primera tayo. Medyo unstable siya pagdating sa banking. Pero hindi naman to kasi designed for banking. Kaya okay lang. Tamang chill ride lang to sa design niya, sa tingin ko. Okay yung feel niya, maganda yung arangkada. Pero personally, siguro hindi ko lang talaga trip to mga gantong klaseng bike. Kasi yung huling sakay ko sa gantong klaseng bike is XSR 700. Medyo nakaka-nervyos sakyan. Ako, mas feel ko na siguro naked bikes kumpara sa mga gantong classic look. Okay mga kamotors, no? Mamaya sabihin ko yung feedback ko regarding sa dalawang unit na to. So, okay. Okay mga kamotors, so nakasettle down na tayo, no? At bigay ko lang mga feedback ko sa mga motor na to, no? So ngayon ko lang nalaman na ang 180S ay hindi pa siya
release. Actually, naka-ano siya, naka-reselling siya. Ang introductory price nito ay 120,900 at kay Leoncino 250, 199,000. So, first off, design-wise, mas mukhang, ano siya, mas mukhang Duke si 180S, no? Ganun din yung feel niya actually. Hindi ko alam bakit, pero siguro dahil yung developer nito, Kiss ka rin, ewan ko, hindi ko pa alam. Kung alam nyo, maganda makapag-comment kayo sa baba para malaman ko din, no? So, mukha siyang Duke at feel Duke din siya kasi medyo cramp at sikip yung feel niya pag nakasakay ka. Tapos medyo delay yung throttle response para sa akin. Again, ako ito lang, first impression ride ko lang to at non-professional review. So, yun lang yung feel ko sa 180S. Overall look naman maganda. In terms of ano naman, parang Duke lang din siya. So, ito naman kay Leoncino 250. Classic look, mukha siyang ano. Actually, mukha siyang XSR. XSR 155 or ganun yung feel niya actually. Mukha at saka yung feel niya pag nakasakay ka sa motor na to. Torquey, ang ano niya, ang feel ko sa kanya una pa lang, no? At medyo ma-vibrate. Not sure kung yun talaga yung feel ng motor. Alamin natin yan mamaya, no? Post ko na lang siguro sa comment section yan. At parehas silang naka-panel gauge. Titignan natin dito. Parehas, yan. So siya, oh, yan. Tapos sa Leoncino 250 leather. Yata, o synthetic leather lang. For sure, eh. Pero yan yung design niya. So, in power-wise, malakas ang batak ni Benelli Leoncino 250. Yung feel, yun lang medyo feel unstable sa akin. Pero dahil siguro kasi classic design siya eh. Hindi siya design, naked bike design, naked sports bike design na siya na kumasanay. So, overall, maganda siguro kung matest ride nyo kayo mismo, makapunta rito, matest ride nyo yung motor na to. Para kayo makapagsabi talaga kung anong feel. Pero for me, yun siya, medyo unstable yung ano niya sa akin. Hindi siguro talaga style, ang Leoncino 250. So, again, ang pricing na binigay natin kanina ay introductory price, linawin ko. So, subject for ano siya, increase or change, as per Sir Jay. Yo, what's up? This is Jay. Visit us here at Benelli Cavite, Lot 11, Block 1, Everbiliar Avenue, Pingville, Molino 3, Bacoor, Cavite. Yun, para makita niyo yung mga bikes natin. Tapos, pwede kayo mag-test ride sa amin ngayon na Leoncino 250 at 180S para matry niyo kung gano'n kayo pa ang bilhin. Okay mga motors, that concludes my vlog for the day, no? Big shout out kay Benelli Cavite at sa mga nasa likod ko, Jeyo Boy. Big shout out kay Sir Jeyo Boy. So maraming salamat sa panonood natin, no? Huwag niyo nakakalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe sa channel ko, Motors Moto Vlog. At syempre sa Benelli Cavite, like din nyo. Pagka gusto nyo mag-test drive, punta kayo dito para kayo mismo makapil ng experience ng test driving. So mga motors, ride safe lang. Paalam.